Hindi po natin alam kung ano talaga ang motibo ng dalawang ito na dating presidential spokesperson ng Duterte administration. Kasi nagbabanggaan po yung kanilang mga sinasabi. Pero malamang gimmick lamang ito mga tol para po i-divert doon po sa tunay na issue ang pagkakamali na naman ng kanilang pinupuon na si Rodrigo Duterte. Bakit? Eh alam naman natin, ito pong si Rodrigo Duterte, mukhang hindi na po yata alam ang sinasabi, parang hindi po abogado. Naisin ba naman na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? At nagsalita na po dyan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos, eh doomed to fail or tiyak na hindi po magtatagumpay yan pong ninanais na paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sapagkat yan daw po ay nakabase sa isang mali o hindi makatotohanang premise. Ang ginamit na word ng ating Pangulo ay exactly yung false premise. Bakit? Eh, bakit ba sila naghihikayat ngayon na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Kasi pinalalabas po nila na ang Mindanao ay hindi po pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno. Hindi po yung totoo. Bagamat napakalaki po ng problema sa Mindanao, pero yan po ay tinututukan ng ating gobyerno. In fact, sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pinalalakas po nito ang ugnayan sa lahat po ng mga kapatid nating Pilipino diyan po sa Mindanao. Kamakailan lamang, bumisita po diyan ang ating Pangulo, in particular sa City of Davao, at pinasinayaan yung isang malaking water facility. Nagbigay din po ang ating mahal na Pangulo sa pamamagitan ng Department of Agrarian Reform ng mga electronic land title sa ating mga kababayang magsasaka. At higit sa lahat, yung BARMM ay pinalalakas po ng kasalukuyang gobyerno at sinusuportahan po sila sa kanilang autonomous government diyan po sa Mindanao. Kung meron mang dapat sisihin sa mga sinasabi nila na pagkukulang sa Mindanao, aba, tingnan ninyo ang inyong sarili, Rodrigo Duterte, sapagkat 6 na taon po kayong nanungkulan sa Malacañang. Ano ang ginawa ninyo para i-improve ang mga pamumuhay ng taga-Mindanao? Yan ang isang malaking katanungan na dapat ang mga taga-Mindanao ang sumagot. Anyway, balik po tayo dito po sa ating topic. Hindi natin alam kung nililihis po ito ng dalawang dating presidential legal counsel spokesperson, kasi ang legal counsel lang pala ay itong si Sal Panelo. Pero dito po sa interview kanina ng Politiscoop kay Harry Roque ay nagpakita po ito ng ebidensya. Siguro tinamaan po siya doon sa sinabi nitong si Sal Panelo na fake news po ang kanyang mga sinasabi. Kaya ayon sa kanya, may ebidensya po siya at talagang tumawag sa kanya si Rodrigo Duterte. Panoorin po natin ang interview na ito at reaksyonan po natin. Ito pong panoorin nating interview. Bahagi lamang po dito ang napanood ko. Yung mga the rest na sinabi dito nitong si Harry Roque ay sabay-sabay po natin first time na mapapanood at reaksyonan po natin. Yeah. So, okay. Yeah. O sige, Sek. Okay. Pag-usapan natin ang hot issue the past few days. And hindi naman na sikreto na sa'yo actually para nag-umpisa. Itong usapan na sabi mo nga na ayon kay former President Duterte, maaari siyang arestuhin anumang anytime now, basically. So what do you think about all these statements, Sek, from concerned the government agencies, the PNP, o ano ba, I think even the DOJ, saying na wala naman dong anumang coordination ang ICC about this arrest warrant that's you. Yan ha. Bago natin pakinggan yung sagot ni Harry Roque dyan, bigyan ko lang kayo ng konteksto. Kasi sa iba't ibang programa sa mainstream media at mga vloggers, nagpa-interview po itong si dating Senador Antonio Trillanes. At isa po sa mga tumanim marahil sa isipan nitong si Harry Roque, kaya parang misto lang napapraning ngayon ito, ay ang sinabi nitong si Trillanes na base sa kanyang educated guess, by second quarter of this year, April, May, June 2024, lalabas ang arrest warrant ng ICC para kay Rodrigo Duterte. At yan ngayon ang pinaniniwalaan nitong si Harry Roque. Nagtataka lamang ako kasi sa loob ng 6 na taon, sinasabi nila na itong si
Trillanes ay sinungaling at hindi po nagsasabi ng katotohanan. Pero misto lang nag-iba yata ang ihip ng hangin sa paniniwala nitong si Harry Roque kasi sabi niya sa isang programa, hindi daw dapat pagdudahan ang mga sinasabi ngayon nitong si Antonio Trillanes. Yan po ang pinag-ugatan kung bakit nagkaroon ng ganitong issue ngayon na siya ay tumawag at sinabi naman ni Panelo, hindi daw tumawag si Rodrigo Duterte kay Harry Roque. Maybe issued soon. Well, ang akin lang naman po ay impormasyon na nanggaling mismo kay dating Presidente Rodrigo Duterte. At mga nagsasabi, no? Ano ba yan? Talaga ba nagkaroon ng pag-uusap? Ayan po, papakita ko po sa inyo. Yan, may text na. O, nawawala. O lang po, nakakakita nyo, Amy, PRRD. Una po, miss call, tapos sagot. At kung pipindutin ko po, itong Amy, ay ito po, 8 minutes po yung nag-iusapin namin noong February 2, no? O ay araw ng Biyernes. At ito po ay papunta na ako doon sa Chinese New Year celebration. Chinese Embassy. Senda mo na lang ako ng screen grab, Shek. At yan po yung pag-uusap. Okay. Now, ang tinanong ko sa kanya, saan ba galing ang impormasyon na yan? Sabi niya, hindi ko masabi sa iyo dahil tayo yung nasa telepono. Nagulat nga ako. Security. Okay. Ebidensya po yung pinapakita ni Harry Roque. Attorney Sal Panelo, parang pinalalabas ngayon itong si Harry Roque na sinungaling po kayo. Kasi meron po siyang ebidensya na ipinakita. Eh kayo po, nagpahayag lamang sa harapan ng publiko na tinawagan niyo si Rodrigo Duterte at sinabi niyo o sinabi sa kanya, sinabi niya sa inyo na hindi niya tinatawagan si Harry Roque. Eh paano kaya ito ngayon? Attorney Panelo, may ebidensya si Harry Roque. May ebidensya po ba kayo na nagsasabi na kayo po'y nagkausap nitong si Rodrigo Duterte at sinabi sa inyo na hindi siya tumatawag kay Harry Roque? Mukhang mag-aaway itong dalawa na ito, mga tol. Pero sige, tuloy po natin ang pakikinig dito. Regular line kami. So doon sa mga nakikinig sa aking telepono, napakinggan nyo naman po talaga yung usapan na yan, no? Na sinabi niya, pero niya masabi kung sino nagbigay ng impormasyon sa kanya. Pero siya na may daming question. Wala namang pagpadudududa na meron niyang mga daming question yan. Intelligence information, no? So, ang akin naman, yung mga panahon na yon, baka kaya napapraning na itong si Rodrigo Duterte ngayon at kung ano-ano na ang naiisip to the extent na ipanukala niya na ito pong Mindanao ay ihiwalay na sa Pilipinas. Kasi basically, wala na siyang kapangyarihan yung kanyang anak naman ay spare tire lang naman ang pagiging vice presidente. Salamat at pinagkatiwalaan pa siya ni Pangulo na bigyan ng posisyon bilang kalihim sa Department of Education. But basically, wala nang kapangyarihan na ganun kalakas kumpara dati itong si Rodrigo Duterte. May nagbabanta ngayon na ICC, particular warrant of arrest. Baka napapraning na to. Iniisip niya, baka ma-aresto ko. Kaya kailangan i-separate ang Mindanao at ako mamumuno. Pag ako'y namumuno dito sa Mindanao, hindi makakapasok ang ICC. Yan ay spekulasyon ko lang mga tol. Huwag niyo po akong paniwalaan dyan. Nasa sa inyo. Kung ano po yung inyong iniisip, speculations ko lamang po yon. Kasi pag pinagtagni-tagni natin yung mga pagkakataon sa nakalipas na mga araw, simula po nung pumasok ang taong ito, para talagang napapraning na itong si Rodrigo Duterte. Sasabihin niya, mahal niya si Pangulong Bongbong Marcos, kaibigan niya ito, pero titirahin niya in particular noong January 28, 2024 sa Devil Rally nila doon po sa City of Davao. Sabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos, muli ko po sa inyong ipakikinig. Baka sabihin niyo fake news ako, pero marapatin niyo na lamang po sa kanya mismo manggaling ang mga katagang ito, mga tol. Ayan, pakinggan po ninyo. Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung sa Malacanang. Alam ninyo? The armed forces of the Philippines, alam ninyo? May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug
user at drug addict. Mabutit na lang wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Sa tingin nyo, masasabi yan ng matino ang pag-iisip? Praning lamang ang magsasabi niyan, mga tol. At hindi ko alam kung praning na itong si Rodrigo Duterte. Eh dahil siguro sa banta ng ICC sa kasalukuyan. Tuloy natin ang pakikinig po dito. Kaya ako isang dahil lang, kaya umalis ako ng maaga doon sa Chinese New Year. Di ko alam kung pupunta ako ng Davao o hindi. Pero may mga subsequent information naman ako na natanggap na nagbigay sa akin ng assurance na baka hindi mangyayari kaagaran. Isa nga dyan, matapos na tumawag nga itong si Presidente sa akin, eh, may tumawag naman sa akin informante na papunta raw ng Mindanao itong si Chief of Staff Browner na nanggaling nga siya the following day as siya ng Mindanao. At may isa pa akong source sa loob mismo ng Task Force Davao na balita nga daw na i-dismantle ang Task Force Davao. Actually, yan ha, yung mga sinasabi nitong si Harry Roque, mga sapantahan lang nila yan. Nagsalita na po dyan ang ating Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff Romeo Browner. At hindi po totoo yan. No, hindi po i-dissolve ang Task Force Davao. At siguro, kailangan pa rin ng ating kasalukuyang gobyerno, ng ating Armed Forces of the Philippines, ang presensya ng task force na yan para po mapanatili ang kaayusan at katiwasayan dyan po sa Davao Region. Wala pong katotohanan yan. Mukhang napapraning talaga ito pong grupo ng mga sumusuporta kay Rodrigo Duterte dahil po sa nalalapit na di umano'y paglabas. Ewan ko kung totoo ng ICC warrant of arrest. Piling balitang yun, yun ang nag-give sa akin ng assurance na hindi pa siya arrested. Naman, na-arrestuhin mo yung presidente, alam nang meron task force Davao, no? At nang nakapit ko na rin na isa sa plano ni presidente kung mag-i-issue ng warrant of arrest, ipapasok siya sa kanyang base militar ng kanyang mga kasundaluhan at sasabihin na niya sa mga kasundaluhan niya, bahala kayo kung anong gagawin sa akin. Yeah. Pero naman po, wala, na nagsalita na ang kapulisan na hindi talaga nila a-arrestuhin ang presidente. Ang aking alinlangan lang ay dun sa basihan nila na nagsalita na kasi si Presidente Bongbong Marcos. O kanina sa balita nyo, finally, nagsalita ang presidente na talagang sinusuportahan niya ang economic charter change. Well, Ina at Michael, 7 months ago, ang sabi niya, hindi niya kinakailangan ng charter change ng economic provisions. Parang pinalalabas niya na walang paninindigan si Pangulong Bongbong Marcos dito. Alam mo, Harry Roque, kung walang paninindigan ang boss mo na si Rodrigo Duterte, huwag mong itulad si Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit, kung sakasakaling magbago ang pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos dyan, it doesn't mean na yan po ay kawalan ng paninindigan. Alam mo, Harry Roque, kung ano ang ninanais ng majority ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Hindi nyo yan maikakaila. Nais ng mga Pilipino na papanagutin sa mga pagkakamali niya itong si Rodrigo Duterte. Kapag ka nag-poll ka, nagtanong ka, dapat bang managot si Rodrigo Duterte sa war on drugs sa kanyang administrasyon? Majority ng mga Pilipino ay sasang-ayon sa affirmative. Dapat managot. At kung yun ang magiging basihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, walang masama doon. After all, siya po ay pangulo na dapat nakikinig sa taong bayan. Nasa demokratikong bansa po tayo at ang namumuno, dapat ang tao. Kasangkapan lamang ang pangulo para po itimon sa tamang direksyon ang barko na ating pong tatahakin. Ngunit, kapag sinabi ng taong bayan, ito ang dapat at ito naman ay hindi ipinagbabawal sa batas, eh dapat tumalima kahit sino pong leader ng ating bansa. Kaya kung iniisip mo na ang pangulo ng Pilipinas sa katauhan ni Pangulong Bongbong Marcos ay magbabago ang kanyang isipan, iyan po ay kagustuhan ng taong bayan katulad ng inihahalimbawa mo sa kasalukuyan. Oo, inaamin natin na sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi kinakailangan ng charter change para po mapalago ang ekonomiya. Pero it doesn't mean na sinasabi niya na wala nang dapat gawing pagbabago sa konstitusyon. In fact, kinakailangan po ng pagbabago ngayon sa konstitusyon kasi ang nakikita po ng ating mga eksperto
at karamihan sa ating mga mambabatas, nagiging limitasyon ang probisyon ng ating konstitusyon pagdating po sa paglago ng ating ekonomiya. At nararapat lamang siguro na makinig ang Pangulo sa mga eksperto at karamihan sa ating mga mambabatas. Igit sa lahat, yan ang ninanais ng taong bayan. Ang baguhin, amyendahan ang ilan sa mga parte ng ating saligang batas. Walang masama kung magbabago ng paninindigan diyan si Pangulong Bongbong Marcos. Mip, ang pag-unlad ng walang charter change. Diba po? Nung unang kwet sa kanyang opisina ng Hunyo, tinawag niya ang China na pinaka-importanting partner ng Pilipinas. Wala na po ngayon. Okay. This is purely gaslighting. Alam nga namang sabihin mo, panatilihin mo na pinakamahalagang parte ang pakikipagkaibigan sa China. Kung nananatili ang kaibigan mo na binubuli ka. Ha? Yung ginagawa ngayon itong si Harry Roque, gaslighting po ito. Tinitrigger niya ang kanyang mga tatanga-tangang supporter para po magalit sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sino naman siguro ang tao, kapag ka ginagago ka ng iyong kaibigan, hindi mo papanatilihin ang panggagago na yon. Nakikita ninyo mga tol? O, ngayon, kung babalikan natin ang mga pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, napakaraming pagkakamali. Pero ano ang sinasabi mo? In particular, ikaw, Harry Roque, nagbibiro lamang si Rodrigo Duterte. E paano kung sabihin din namin ngayon na yung mga katagang binitawan ni Pangulong Bongbong Marcos dati ay nagbibiro lamang siya? Anong masasabi mo ngayon, Harry Roque? Ano yan, double standard? Pag si Rodrigo Duterte, okay lang. Pag si Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa pwedeng magbago ang posisyon? Tandaan mo, ang presidente ay nasa Republika ng Pilipinas namumuno at dapat ang taong bayan ang masusunod kung tama ang ninanais ng taong bayan. Ninanais ng taong bayan ngayon ang pagbabago. Ninanais ng taong bayan ngayon na ipag-iitan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Alangan namang hindi to malima si Pangulong Bongbong Marcos doon, Harry Roque. Okay? At hindi lang po yan yung mga bagay-bagay na nagbabago ng posisyon ng presidente. Alam niyo po, ano ako, nagbabantay ako sa ganito dahil yung spokesman, nakasulat din sa akin lahat ng mga sinabi ni presidente. Nakikita mo, nagbabantay ka. Pero hindi mo binabantayan kung paano pabago-bago ang pag-iisip ng pinupuon mong si Rodrigo Duterte. Ano sinasabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos? Mahal niya ito. Pero ginagago niya si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pahayag na si Pangulo ay nag-aadik. Nagiging bangag at pinagbabantaan pa ng tigok si Pangulong Bongbong Marcos kung siya pa ang nakapwesto. Hindi mo yun nakikita. Pero nakikita mo yung mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kung tutusin, ang pinaghuhugutan ay ang posisyon ng taong bayan. Napakalakas ng panawagan ngayon ng taong bayan na dapat mabago ang probisyon sa konstitusyon. Napakalakas ng panawagan ng taong bayan ngayon na dapat si Rodrigo Duterte ay mapanagot sa kanyang ginawa sa mga nakalipas na taon na kanyang pamumuno, in particular sa war on drugs. Alam namang hindi tumalima si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos, uulitin po natin, pangulo ng isang demokrasyang bansa. Kaya nga, demokrasya. Teacher ka eh. Dapat alam mo kung ano ibig sabihin ng democracy. People rule. Diba? From the word itself, demo, krasi. Ano ba ibig sabihin ng demo? Ano ba ibig sabihin ng krasi? People rule. Taong bayan ang dapat masusunod. At tumatalima lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa isang demokrasyang pagpapasya ng taong bayan. Harry Roque, hanggang kailan ka po magpapakapraning sa pagsuporta mo kay Rodrigo Duterte? Kung minsan, parang hindi ka na abogado sa mga nagiging pahayag mo sa harapan ng publiko. Katulad ng sinambit mo nung nakaraang araw na lahat may posibilidad na malabasan ng warrant of arrest itong si Rodrigo Duterte. How come na malalabasan ng warrant of arrest itong si Rodrigo Duterte, particular dito sa ating local courts, kung wala pang complaint laban sa kanya sa prosecutor's office? Parang hindi ka abogado. Alam mo yung proseso. Unang-una, irereklamo sa di umano'y paglabag sa batas ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at kapag ka kinakitaan po ito ng probable cause ng ating prosecution,
ay isasampa po ito sa korte sa pamamagitan ng impormasyon at titingnan po ngayon ang ating korte yung tinatawag na na executive determination of probable cause for the purpose of issuance of warrant of arrest. Ganoon ang proseso, Attorney Harry Roque. Pero ginagawa mong tanga ang iyong mga manunood. Uto-uto ba talaga ang iyong mga manunood para maniwala sa iyo? Yung proseso, binabaluktot mo para lamang palabasin na tama kayo at sumang-ayon ito sa naratibo na isinusulong ninyo, pabor para kay Rodrigo Duterte. Anak ng teteng kayo. Mga napapraning na talaga kayo. Anyway, maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Balik tayo sa topic.